Good morning, guys! Welcome back sa aking channel. Ito, kagising lang naman ni Babu. Say hi, Babu! Nagkakape, nagmamayla si Babu. Ay, ay, ay! Say hi! So, good morning, guys! Good morning! Today is four days namin ng quarantine. So, keep tuning, guys! Good morning, guys! Welcome back sa aking channel. Katapos na ang maligo ni Babu. So, pang ilang ano namin ngayon? I think pang apat na araw namin ng hotel quarantine. Pang apat kasi 12, 13, 14, 15. So, ayun po. Good morning, good morning, good morning, everyone! Pinay sa Nepal is back! Keep tuning, guys! So, ayun nga, pang-apat na araw namin ngayon. Nakaligo na rin kami. Niligo ko si Babu. Dapat ako lang. Kahit ko maliligo ako, Babu. Sabi niya, siya rin daw gusto niyang maligo. Kasi mainit nga naman talaga dito, guys. So, ayan. Taba-taba ko na. Bigay ito ng kapatid ko. Damit. I love it. Ano siya? Maroon. Maroon to. Pero parang brown, no? Ayan. Yung reflect lang ng ano, ng tawag dyan? Ng araw, ng ilaw. So, pakita po sa inyo anong ginagawa ng aking anak. Ayan po ang aking anak. Pagkatapos niyang maligo, ayan na siya. Naka-Superman na damit yan. Ah, wearing Superman. Yay! Ay, 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 ay. Ay, 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 nag-ano yan eh. Tawag dyan, nabobored siya. Nag-iyak siya. Sabi ko maligo tayong dalawa. Ayan. Say good morning! So, ayun guys, itong araw na to, ganito ang ginagawa lang namin araw-araw. So, ayun guys, good morning. Ngayong araw na to, Monday, March 15. Dadalhan kami ng kapatid ko ng pagkain. Tapos, iwan cheese, Babu. Saglit lang po, kasi anak ko naghihingi ng pagkain. Binigyan ko ng ano muna yung stick ko. Yung galing kay, ano, yung nagpadala kay Sis Anonymous. Ayaw yung magpabanggit ng pangalan niya, guys. So, ayun. Bigyan ko muna si Babu ng cheese. Ito, yung galing pa to sa Nepal. Daladala ko. Paborito ni Babu. Cheese. So, bigyan ko po muna siya. Ito lang naman ginagawa namin dito kasi, diba? Tapos yung TV dito, sira. Nung unang bukas ko, pala ko mayroon, excited ako. Kasi kung makakapanood ako sa ano na, first time manonood sa kung yung mga maalaala mo kayo or yung sa ABS-CBN or JMA. Sabi ko, ay, makakapanood na ako ng TV. Pagbukas ko, toink, sira. So, saglit lang, bigay ko lang to kay Babo. So, ayun guys, ibinigay ko na kay Babo yung cheese. Ako gutom na rin. Oras dito. Dito. anong oras na ba? Nagkape naman ako pero 8:44 na ng umaga dito sa Pilipinas. Nagkape na ako tapos biskuit. Pero gutom pa rin po ako. Baka mag-ano na lang ako muna. Tawag dyan. Ito. Yung cup noodles. Yung instant. Ito naman yung galing sa kapatid ko. Tapos yung galing kay Sis Ayun kahapon. Yung Japanese, ano siya? Wow, sarap. Yung seafoods na ganito din. Siya, oh. Ayan. Ayan po. So, baka ito yung i-breakfast ko ngayon. Ayan lang, kaganapan lagi araw-araw sa aming buhay dito sa 7 days hotel quarantine. So, sa inyo guys, sa mga nagbabalak umuwi pag, dito sa Pilipinas, pag-isipan yung mabuti po muna. Pero, kasi sa panahon ngayon talaga, mahirap umuwi. Yun yung pinaka-ano talaga. In real talk talaga na napakahirap umuwi. Kasi ang daming papeles na hinihingi. Mula sa pag-alis, mula doon sa bansa kung saan ka galing.
maraming documents, tapos mga katanungan, etc. Tapos yan, ang balita ko ay dito sa Pilipinas, hindi na 7 days yung ano, yun nga, i-quarantine, mga 14 days na po, bago po yun. Kaya, ingat-ingat po tayo, lagi, lalo na dito sa Pilipinas ay maraming ano, na nagkasakit sa ganung sakit, ayun. So, ingat-ingat po tayong lahat, mag-ano muna po ako, breakfast. Guys, nakakatuwa naman, may isang ano, malasakit sa atin na nag-surprise. Kasi bago excited, oh. Toys daw, toys. Ito, bigay to ni sis, mega love shout out to you, Ruth Rodriguez. Ayan, tuwang-tuwa si baby na, oh. Dumalaw talaga siya dito, ayan, nagbigay ng food. Tapos, ito nga, kumuha ng, nagbigay ng toys kay Babu. Ayan na si Babu. Okay, we will open it, ah. Okay, one moment. So, ayan guys. Excited si Babu. Excited. Yes, yes, thank you, tita. Say it. Thank you. Wow, good boy. Ayan, ganito kay, ano, sis Ruth Rodriguez. What happened? What happened? Ay, what's this? What's this? Oh my God. Excited na si Babu. Sabi niya, toys, toys. Alam niyang toys. Touch a picture or press a key. Sorry, baby. Ayan. Thank you, sis. Ruth Rodriguez, pinasaya mo kaming magnanay. Thank you, thank you. Toys. Toys. It's a toys. Ah, sorry, Babu. This is a cloth. Sorry, Babu. It's a cloth. I thought toys. And baby also expecting toys. Sorry. Ano po siya? Hindi siya lalo an. Pero lalo anak ko. Pati si Babu. Wow! Ay, ang galing, ang ganda naman, oh. Wow naman. Oh, Bebo, look at that. Look at this, oh. Oh my God. Look. Yay! Thank you, so, thank you. Say thank you, Tita. Tita Ruth. Thank you. Thank you. Say, this one, oh, look, oh. Yay, yay, yay! Oh, oh, cloud na? Say thank you, flying kiss nga. Flying kiss. Oh, be there. There. Flying kiss. Oh, gee. Yay! Ay. Ayan, ganyan siya kasaya. Thank you, yes. Sis Ruth. So, yun kanina may pumunta dito. Hi, mega love shout out to you, Ruth Rodriguez. Thank you so much. I really appreciate it. Lahat ng mga binibigay niyo po sa aming magnanay. Ano to, bo? So, ayun po, kahit na prank po kami ng konti, pero ang saya-saya ni Babu, nakita niyo po yung reaction niya. Sabi niya, kasi akala ko nga toys, sabi ko kay Babu, may toys ka. So, expect niyo. Sabi niya, ay, toys, toys. Tapos sa saya-saya, tapos bukas, na ano siya na prank. Sabi niya, yung reaction na anak ko. Pero after that, na ano naman, kasi ang ganda ng damit na binigay, dalawang set po yun. Ang ganda ng damit na binigay ni sis Ruth Rodriguez. So, mega love shout out to you, sis Ruth Rodriguez, and thank you so much. And nung nakaraang araw din, may natanggap di ba ako na ano po, isang gift din galing, ayaw magpabanggit kasi ng pangalan niya, sabi niya, so wag na lang. Thank you, alam mo na po kung sino kayo, so thank you so much sa ano, tawag dun, talagang napakabuti ng Diyos kasi yun yung nagsashower ng blessings sa kabila ng mga nangyari sa amin ni Babo, so ayun, nagpapasalamat talaga ako, guys. So, ngayon, i-continue ko po yung pagbablog about naman sa, magbabasa ako ng mga comment ng mga 15 persons po yung kinuha ko. Keep tuning, guys.
So ayun guys, i-continue ko na po. Ano po? Meron kasi mga nag-comment and mga nababasa ko naman po yung mga comment, yung kaso nahihirapan lang po mag-reply. So may pinili po ako na 15 katao po na sasagutin ko yung tanong. And babasahin ko rin po yung mga comments na yun ng 15 person na napili ko po. Ano daw? pasensya na po. Mega love shoutout to you to Radiance 20 channel. Sabi niya, sa comment niya, been there for November 2018, stayed at Annapurna Hotel, Kathmandu. Siguro yung ano niya, doon siya nag-comment sa vlog or video ko na about sa pag-travel namin ng Nepal to Singapore. So, ayun po. Then, meron din po si Ma'am Mariam Del Journey. Sabi niya, have a safe journey, Sisi. You will miss all your friends in Nepal. You're lucky to have them because they are there for you through thick and thin. May Allah bless them all. Thousands falls their kindness to you and Babu. Ayan po. Galing yan kay Ma'am Mariam Del Journey. Thank you, Ma'am. And kay Ma'am Maria Teresa Guzman, sabi niya, at last, nasa Pinas na. At last, nasa Pinas na. Hindi pa uso tube doors yan. Walang... Natatawa ko. Sulat ko, hindi ko mabasa, guys. Saglit lang. So, ayun guys, ulitin po ko yung pagbasa kay Ma'am Maria Teresa Guzman. Pagpasensyahan nyo na po kasi sarili kong sulat, hindi ko maintindihan. Nakakatawa, ayun. Sabi niya, at last, nasa Pinas na bayo, hindi pa uso tube doors dyan. Wala masyadong pasahero. Why it has no direct flight to Manila. Ayan po. Ma'am Maria Teresa Guzman, opo, nasa Pilipinas na po kami ni Babo. And nung time na nag-travel kami, wala talaga masyadong passenger po kahit doon sa aeroplano. Kahit siguro meron man, mag-aano siya ng alternate. Yung sa upuan nyo, hindi kayo magkakadikit. Ayun po. And wala po talagang direct flight from Nepal to Philippines. Lagi pong ano siya, transit. Ayun po. So, sana po nasagot ko ng maayos yung Ma'am Maria Teresa. And mega love shoutout po Leonidas Hyder. Sabi niya, wow, sana all. Be, ikaw na sasagot sa hotel pag nag-quarantine. Keep safe, ilang tulog na lang, makakapiling mo na ang pamilya mo. Ayun. Opo, kami po ang sumagot ng sa swab test, opo kami ang sumagot. Tapos, sa hotel, quarantine po pala, tsaka yung plane ticket. Sa mag-asawang sponsor, tsaka kaila Nanay Denmark Vistag, Nanay Vistag Denmark Torres. Sila po yung sa pamasahe namin pa-uwi. Then, si Madam din po sa mag-asawa na ayaw po magpabanggit na nasa Dubai, sila po ang nagbayad ng sa hotel quarantine po namin. Ayun po. Sana po, nagsagot din po kita, Ma'am Leonides Hyder. And, galing naman po kay Ami Yumol. Sabi, nalaman ba daw ng asawa? Sabi niya, nalaman ba ng asawa na pauwi na ng Pilipinas? Tumawag ba ang asawa mo kahit sa huling sandali nang nandun pa sa Nepal? So, actually, ganito po yun bago mag-travel. One day before ng travel, nag-try akong kumontak sa asawa ko kasi sabi ko, magpapaalam ba yung sasabihin ko na uwi na kami Pilipinas? Sinubukan ko kasi naka-block ako sa kanya, gumawa ako ng account ng Facebook ni Babo kasi ayoko yung parang pagsisihan ko sa huli ba na baka isisi sa akin, hindi ko pinakita o kung ano man gawin niya sa sarili niya. So, gumawa ako ng paraan, kinausap ko, nag-message ako, sabi ko, uwi na kami ng Pilipinas, baguhin mo yung buhay mo, sana, kahit sabi ko, para sa sarili mo na lang, mabago mo yung, mawala na yung mga yung mga masasamang bisyo mo, kasi yung anak mong isipin mo, ganun lang ang inano ko. Pero, tinanong ko rin po ang asawa ko na kung gusto niya kami makita bago kami umalis papunta dito sa Pilipinas. Kaso, ayaw niya talaga kami makita. Ayun po.
And then, kay Francisca Rodriguez, hindi ko ba, sabi niya, hindi mo ba pinakausap ang papa ni Bob bago kayo umalis? Ayun nga po, sa tanong ni Ami Umol, nabanggit ko nga po na ako na mismo ang kumontak sa asawa ko na nagtanong kung gusto niya kaming makita or gusto niyang makita si Babu, kausap bago kami umuwi. Kaso ayaw niya na talaga kaming makita. So, tsaka marami pa siyang sinabing masasama. So, wag ko nang banggitin para hindi na ano tayo. Ayun po. And then kay Ma'am Marifis Cero, sabi niya, nakakalungkot naman para kay Babu kasi maliit pa siya. Hindi pa niya alam mga nangyayari na hindi niya nakikita ang tatlo. Ay, ano sabi niya, maliit pa siya, hindi pa niya alam mga nangyari na hindi niya makikita ang tatay niya. Sana magbago siya at makonsensya sa inyong mag-ina. I don't know. Ang hiniling ko na lang talaga, sabi ko sa asawa ko, bago kami umalis, baguhin niya ang sarili niya para sa kanyang sarili. Tsaka para na rin, si Babo, syempre, tatay niya pa rin yun, diba? And yun, sabi ni Salway naman, sabi, your mom is so brave, Babu. God bless you both, Babu and Mommy. You've been through a lot, Mommy Liza, but keep strong and motivated for Babu. Time to start and begin again. Don't lose hope and always rely on God's leading. Thank you, Salway. Thank you so much. And sabi naman ni Ma'am Anelia Angeles, we're so happy for you and Babu, sis. Sayang kung hindi mo ma-explore complete ang Changi Airport, ang pinaka-high-tech at cleanest airport sa buong mundo. Praying for your safe journey going back to our motherland, Philippines. May the God Lord keep you safe. Thank you, Ma'am Nelia Angeles. Ayun nga po, ang ganda ng Singapore Airport, napakalinis. Kaso nung time na yun, bawal talaga mag-ano, kung saan lang ang antayan nyo, doon lang. Kasi bawal mag-gala-gala. As in, bawal. Kasi nga, panahon ng, ayun nga, itong laganap na sakit. And then, galing naman kay Geraldine Lisuka, sabi niya, laban lang, na-experience ko yan. Ako nga nag-divorce sa Hapon, 5 anak ko. Maliliit pa nung nag-divorce kami. Pero kumapit ako kay Lord. Kayod kalabaw para mapakain ko mga kids ko. Now, sa awa ng Diyos, may mga work na sila dito sa Japan. Basta pray ka lang at laban, kaya mo yan. Thank you so much, Ma'am Geraldine Lizuka. Napakaganda, napaka-inspiring yung, ano, yung comment niya. Na kaya niya, 5 anak, ako nga si Babu, diba? Why not, diba? So, ayun po. Thank you, Ma'am Geraldine Lizuka. Ayan. And sabi naman ni Ma'am Philadelphia, wow! Welcome home! I'm glad that you guys are safe and sound na nakarating dyan sa Pinas. I wish you all the best and take care yourself. God bless. Ayan. Thank you, Ma'am Philadelphia. Alam nyo guys, isa sa tumulong po sa akin financially, si Ma'am Philadelphia. Kaya mega love shoutout po, Ma'am Philadelphia. Thank you so much po. And then, sabi naman ni Bisayang Ambisyosa, salamat kay God at maayos ang biyahe nyo, sis. Ingat kayo palagi. Masaya ako at nalulungkot na rin kasi wala na kayo sa Nepal. Surely, mamimiss mo silang mga kaibigan mo doon. God bless you always. Ayan. Thank you, Bisaya Ambisyosa. Tama po kayo. Nakakamiss din ang Nepal. Lalo nang marami ka nang nakilalang mga Filipina doon. Kung alam ko lang noon pa, di ba? Noon pa nakatakbo at nakalakamierda. Ayan po. And ayan naman, galing kayo Bakyo, sabi niya, we're so happy for you, sis, dahil nakauwi ka na dyan sa Pinas with safe and sound. Abangan namin ang next vlog mo. We will support you all the way. Thank you, sis Bakyo. Thank you so much talaga. Thank you. From ano talaga si sis Bakyo, nandyan na siya. Thank you. And sabi naman ni Ma'am Patricia Labrador, relate ako sa journey na pinagdaanan mo, sis. Like mother-in-law ni Sis Chema, mababa rin ang luha ko. Nasubaybayan ko ang malateliserye mong buhay. God bless you, sis, and keep safe. Thank you, Ma'am Patricia Labrador. Yung pag nagbabasa, alam nyo guys, pag nagbabasa ako ng comments, mapa-bad comments or good comments, nakakaano ba yung, basta nakaka-ano siya, yung,
after all, yung nalagpasan mo na pala yun, yung mga pagsubok na yun. And thank you so much talaga sa inyo, mga pagpapalakas ng loob. Ayan. And sabi naman ni Ma'am Coraline Lising, so happy for you. At the same time, sad kasi, I know na mamimiss nyo ni Gemma ang isa't isa, lalo na si Babo. Keep safe. God bless. Ayun. Thank you, Ma'am Coraline Lising. Opo, correct po. Alam nyo ba, guys, na pagdating pala namin sa airport, tumawag na kami kay Sis Gemma. Sa Singapore airport pa lang kami. And then, pagdating namin dito, ayan, contact tawag na agad. Siyempre, si Babo kasi, alam nyo guys, instead na ang tatay niya ang hinahanap, sila Sis Gemma, tapos yung asawa ni Sis Gemma. Kasi ang tawag ni Sis Gemma sa kanyang asawa ay Daddy. So, naririnig yun ni Babo. Ang tawag na rin ni Babo kay sa asawa ni Sis Gemma, Daddy. Nakikidaddy rin siya. And then, sino pa yung hinahanap niya? Sila Didi, yung kapatid ng asawa ni Gemma, tapos sila Ama, Baba. Yun yung mga hinahanap ni Babo. Actually, nung kagabi lang yun, guys, nagaiyak si Babo kasi sabi niya, Mama, let's go down. Sabi niya, tala down. Sabi niya, ang iniisip siguro ng anak ko na nasa Nepal pa rin kami na nasa kabilang room lang. So, ayun. Minsan nakakaano talaga yung nakakalungkot. Tapos, diba, napamahal na talaga. Kahit si Babo, diba, love na love na rin sila, yung family ni Sis Gemma. Kaya ayun, thank you Sis Gemma and sa asawa mo talaga, kay ni Roach and sa kay Ama, kay Baba. Thank you so much talaga. Tinurin yung kaming pamilya ni Babo. Yung parang wala akong maigaganting o walang maibabayad. Kumbaga pinagdarasal ko talaga na i-bless kayo. Sigad na po ang bahala sa inyo, Sis Gemma, and sa buong family mo. And then kay Sis Rose. Make a love shout out to you, Sis Rose. Ayaw niya. Ayaw pa ni Sis Rose magpakita sa madlang people. Ayun. Thank you, Sis Rose, sa buong family mo. Thank you so much din. And, of course, thank you so much po sa NFA. Ano nga yun? Nepalese Filipino Association sa Nepal. Guys, kung may mga nanonood po ng mga Filipina na nasa abroad na nakakapag-asawa ng Nepalese, meron po tayong organization sa Nepal na NFA. Ayan. Isa sila sa mga tumulong sa amin mag-ina. Ayan yung NFA ADOC. Yung mga officers. Thank you so much. Especially kay ayan, kay Madam Darlene Bania, thank you so much. Mega love, shout out po. And of course, kay Madam Thelma. Ayan, si Sis Gemma na sobrang, sige, kaya pa, go ra. Basta, alam mo na yun, Sis Gemma, yung mga misan walang-wala na tayo na nagtatawala na lang tayong dalawa. Nakakamiss, ayun. And then, magbabanggit ako ng ilang channel. I-ano ko lang, mega love shoutout. First of all, syempre, si Gemma Nepal. Pasuportahan na po, naman po guys, si Gemma Nepal. And Wing Vlogs and Nepal. And Saisa and Nepal. And of course, si Joe Pabiona. Alam nyo naman, yung pinaka-pioneer na vlogger natin na Filipina dyan sa Nepal. And mega love shoutout and pasuportahan po si Something Vlogs. Ayan, nasa UAE po yan. Asawa niya rin po ay Nepalese. And pasupport naman po kay Nanay Vistag Denmark Torres. And pasupport na rin po kay Sis Lynn Cantara. And pasupport na rin po sa aking pinsan na nasa Amerika, si Alex and Lizzie, yung kanyang channel. And pasuportahan na rin po ang aking kababaryo na si Joyland TV. And of course, si Manay din na taga Bicol, which is nag-stay siya ngayon sa Germany, si Manay Linda Gosler. So, ayan po. Guys, actually talagang nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ito, hindi ko malalagpasahan lahat ng mga pagsubok. And of course, guys, sa mga sa solid support nyo sa aming pagbablog, thank you so much po. And guys, kanina nga, na-surprise ako kasi may bumisita dito. Feeling ko artista na ako. Kami ni Babo. Nagpa-picture siya. Mega love shout out to you, Sis Ruth Rodriguez. Ayan. Feeling ko talaga pag may nagpa-picture, parang artista na rin kami. Nakakataba ng puso, guys. Ayan. Diyos ko talagang, wow, sabi ko, wow naman. Yung ganun pala yung feeling, no? Ang saya-saya. So, ayan, hanggang dito lang, na lang po muna ang aking vlogs. And thank you so much. And we are here in Red Doors Hotel, Jordan or Hardin Suites
Nuevo Guadalupe. Ayan po. Dito kami naka-stay for 7 days quarantine. So, God bless everyone. Thank you so much and stay safe.